mainit. And dito ang guys, init. mainit, meron tayo pong 5 topics for today na pag-uusapan namin ni Casey. And the first one would be yung Team Secret. Ayan, yung nagiging run nila currently dito sa may DPCEO Upper Division. And yung second one is about Poppy na naggawa or nagpakita ng appearance niya sa isang instant reality show, which is yung The Apprentice One Championship Edition. And yung pangatlo naman po would be Alliance allegedly tried to get casters fired from Dream League. And yung pang-apat natin guys, eto po, para sa lahat to, Valve opens submissions for $40,000 to the 2 short film contest. And yung last natin guys, is itutuloy nga natin yung nasabi ko kanina, which is yung possible outcome ng mga teams dito sa may Southeast Asia DPC. So, okay, let's go na dun sa may first topic natin, which is Team Secret. Dahil ngayon, Team Secret sa ngayon, Casey, ay nasa 5th spot sila eh, diba? So, eto yung isa sa mga hindi natin in-expect din sa ngayon kasi inisip ko, makaka-bounce back sila right after nilang, kumbaga, hindi rin naman malayo yung marating, diba? 5th to 6th, 4th sila nung first major natin, ng Singapore major. So, inisip ko, makakapag-bounce back ulit sila pagkadating na dito ng second season. Diba? Kakayanin na ulit nila. Kasi eto na eh, pwede na nilang mamain ulit kung sino man yung mga nasa region nila. Pero, hindi yun ang nakikita ko nangyayari for Team Secret. Shaky pa yung kanilang performance dito and hindi sila dapat magpakakampante. Kasi currently, ang kanilang DPC points ay 850, which is 150 points away na lang to secure the TI-10 spot. Yun nga lang, with the performance na meron sila sa ngayon, parang mahihirapan pa silang kunin yan. Sobra. Nasa, kumbaga, sabihin na natin na nasa bingit na yung Team Secret para makapasok or hindi makapasok sa TI. Kasi, let's say, yung Alliance, naka-accumulate na sila ng points last season, di ba? And let's say, makapasok din yung Alliance ngayon, which is malaki yung chance kasi right now Alliance is sitting at the first place ng ating standings dito sa season 2. So, meaning to say, naka-accumulate na yung Alliance last season. Tignan natin kung ilan yung na-accumulate ng Alliance last season. Naka-accumulate ng Alliance last season would be 300. Tapos sabihin na natin na magpa-first place din yung Alliance ngayon. So may 800 na rin siya. Tapos kasali pa siya dun sa season 2. Pwede pa siya ulit maka-accumulate ng another DPC points if maganda yung standing na. So parang alam mo yun, kung ayan, tingnan natin in terms of the standing. Ang dami, 500 ang dami pang yung sa Alliance currently. Yeah. Currently. Mm-hmm. And kung tama-tama, kung magpa-first man to, naku po, sure TI. Sure TI na rin yung Alliance pag magpa-first din dito. So, yung delikado, sobrang delikado talaga dito. Although, yung Team Liquid, yung OG as well, hindi pa masyado nating kasi ngayon lang sila talaga nasasali dito sa season 2, di ba? For Team Liquid naman, meron din sila, pero it's just 100 points nung qualifiers. And then nung Singapore major would be wala silang nakuha kasi maaga nga silang naligwak kasama Fnatic, Aster, tsaka Queen Secret. Wala sa mga nakuhang DPC. So 100, kumbaga ang pinakasisilat lang talaga dito sa Team Secret would be Alliance. And if ever na hindi makapasok dito yung Team Secret, one hell of a problem yun sa kanila para hindi makapasok sa TI as well. Yun na nga eh. Pero dito sa ganap natin ngayon sa may Europe Upper Division guys, ang best case scenario for Team Secret ay matalo nila syempre etong Braem. And then ang Team Liquid naman po, basta ang maging overall standing ng teams natin sa ngayon dito na Team Liquid, OG, Digma, Secret, 4-3. Ayan, may possibility silang mag tiebreaker dito para malaman kung sino ba yung magsa-second, third, and then fourth. So, yun na yung best case scenario for Team Secret na talagang makapag-proceed pa sila onto the next major, onto the, or to the second major. Pero kung sakaling mag-fourth man sila dito, tingin ko kailangan i-aim dito ng Team Secret is yung third spot, which is makakakuha sila ng 200 points enough para ma-secure yung kanila spot, di ba? For the TI. Yun nga lang kasi, Team Secret, right after nilang manalo against Braem, kung mananalo man nga sila, hindi na nila hawak yung magiging kapalaran nila dyan. Kailangan nilang dasalan dito, etong Team Liquid, mga sir, na
matalo sila ng OG. True. And then kapag ka natalo naman sila ng OG, mga sir, ang mangyayari dito, kailangan ng OG manalo against Stigma. Kapag gano'n na naging scenario, magiging 4-3 po ang standing and doon tayo magkakaroon ng tiebreaker. And yun ang sinasabi ko na hindi na po hawak ng Team Secret yung ganong scenario. So nasa kamay ng iba dito kung ano man yung magiging lagay ng Team Secret. So for Team Secret, matindi-tinding dasal ang kailangan nilang gawin. Plus, kailangan nilang matalo muna yung Brame, which yung Brame ay katay nila sa ngayon sa 3-3. So ibig sabihin, pwede pa tayo magkaroon ng kahit papanong match. Kahit pa paano, dahil nga same sila ng standing dito and yung Brame din naman, tinalo kasi ng Brame yung Alliance. So with that, ibig sabihin, etong Brame, di ba, hindi sila basta-basta na team. And yung players ng Brame, sila ano to, sila si Tumahe. Si Tumahe? Si Tumahe? Sila Wish, sila Skylark. Okay, okay. Kala ko, kakanta na tayo. So, yung mga veteranong players din, yes. So yeah, kailangan mag-prepare dito ng Team Secret para magkaroon sila kahit onting chance lang, but kahit papaano, as long as meron kang chance na matatawag, hindi pa rin imposible, 'di ba, na makakuha ka ng spot. Actually, yung Brame lang yung tumalo sa Alliance eh. Mm-mm. 'Di ba? Yung Alliance sobrang lakas din talaga eh, nung week 4. And yes, then Tundra, naka 2-0 din sila. Though yung Hellbear Smashers may pula na, so wala na. And mamaya may laro yung Alliance versus Hellbear Smashers. Baka mahila pa yung Alliance. Nako, magkakagulo lalo yung ano natin. Malay nyo naman. Kasi Lil Gun nga, tinalo TNC Game 1 eh. Malay nyo naman. Eh yung Lil Gun guys, laglag na sila dito sa may C upper division, lower division na sila next season. Mm-hmm. Ganon din tong Hellbear Smashers. So malay nyo, tulad na sinasabi dito ni Casey, makabulag pa. Hellbear Smashers. Malay nyo naman, diba? Yep. But we'll see that later. And anong oras ba yung laban nila dito against Hellbear Smashers? 12 a.m. guys. 12 a.m. yan. So, pakaabangan nyo din po itong mga laban natin dyan. Malay nyo yung mga mag-plus one. Pwede pa, guys. PNX Bet. May code kami dyan ni Casey, Diane, at saka Casey, at saka meron din sa Lupon. Sana magamit nyo. And guys, speaking of Alliance, mga sir, etong Alliance, guys, meron na naman silang issue na naganap dito. Hindi pa sila nakaka-move on. Hindi na natapos ang issue. Hindi pa tayo nakaka-move on dun sa may issue nila na, yun nga, nagkaroon daw sila ng coach na si PPD, nagsasalita in-game, and now, meron na naman, which is Alliance allegedly tried to get casters fired from Dream League. Ito nga yung nilabas dun sa may article na yun, exact words. Alliance has already had a rough week, but things haven't really cooled down for them since. Or for the team since. During a recent installment of the Sidepool podcast, Dota 2 caster capitalist stated that Alliance's management had issued a complaint to ESL and DreamHack regarding the broadcast team. In particular, the team allegedly set its sights on himself and Shiver for a recent interview with Limp. Quote, ito yung sinabi ni Capitalist mismo. Apparently, some people were not happy with their interview and that would be the Alliance's management. And they decided to go ahead and talk to both talent and our superiors to file a complaint about the way we conducted our interview. So, rumekta-rekta itong Alliance dun sa may mismong management. Medyo bastos nga yung naging lagay, no? Dumekta na sa management and hindi mismo dun sa mga nag-interview sa kanila regarding the situation. And during the broadcast for Dream League Season 15, Capitalist and Shiver conducted a post-match interview with Limp. Ito yung sinasabi nilang interview. After Alliance's 2-1 win over Tundra Esports. This was Alliance's first game since the team was accused of cheating by No Tail for having a trial coach na si PPD nga in the team's in-game communications during a match against Brame. And eto naman yung kumbaga parang naging thoughts ni Shiver and Capitalist. Shiver and Capitalist asked Lim about the team's communications use and whether this was allowed. Shiver initially asked questions regarding both the rationale for having PPD on comms and the legality of the decision. But Capitalist following up by asking if he knew whether other teams were doing the same.
And eto naman si Loda. Loda fired back at Capitalist and stated that these were his only complaints regarding the DreamHack test and that he had not issued any sort of formal complaint. Regardless, the latest drama surrounding Alliance comes at an inopportune time. It also casts Loda himself in a negative light as the former pro player has been involved in a long list of controversies in the past with some escalating to physical violence. Ako po, Loda, yan ka na ay, naman din. Yan na naman tayo. Mapagpatol kasi talaga si Loda. Mm-hmm. Actually, ano ba yung isang ano ko dun? Basta anyway, ang daming i-drama sa EU eh, no? Nagsimula talaga dun sa cheating daw na 5v6 yung nangyayari din dito. Actually, hindi pa nga rin ako tapos magbasa. From time to time, chinecheck ko rin yung Twitter ko ano mga bagong, kung ano yung mga bagong sinasabi. Ayan. Pero kasi, it's only just a prediction. Yung sa huli, na sinabi dito sa mainit-mainit natin, it's just a prediction. So, sabi ni Loda, parang clown daw mag-predict yung mga caster. Kaya siguro, na butthurt, in a way, ang kuya mo Loda, kaya siguro nag-react ng ganun. Pero kasi, mostly, ito nasabi ko nga din to last time na tinakal natin tong EU drama, is mostly is because of the misunderstanding and miscommunication between Dream League tama 'di ba? DreamHack. Yeah, DreamHack, Dream League between the DreamHack and then yung management ng bawat team, 'di ba? Hindi kasi naayos eh. So sobrang gulo nang nangyari. And actually hindi ko pa napanood, yung interview nila ni Shiver and Capitalist. Pero ikaw, ano bang take mo dito? Think ko okay lang naman din. Yun nga lang, usually kasi kapag ka-interview, if ever meron kayong issue na i-clear live, meron kasing mga nag-i-interview, di ba, nag-host ng interview, na mag-a-ask mo na sila dun sa may kanilang interviewin, if comfortable ba silang i-ask yung ganitong question. So, tingin ko yun, para surprise questions yung nangyari that time. True. That's why walang idea dito etong Alliance nga. And usually kasi ang hirap din magsalita, 'di ba? Kapag tinanong ka bigla kasi minsan yung sasabihin mo magagamit against you. So, tingin ko okay lang naman magtanong ng ganong questions. Yun nga lang. Permission siguro na. Permission, oo. Ay sobrang kailangan lalo na mainit yung issue eh. Oo. So, hindi pa nakaka-cool down eh. Kumbaga, parang may, in some ways, parang may mali din talaga yung nag-interview. Though, gusto nilang ma-point and ma-clear out. It's just that hindi, alam mo yun, hindi siya parang okay na i-broadcast live. Kasi much better if ayusin nyo ng upstream, di ba? Ng private messages, yan. Pero kung ganun, mainit, sobrang init pa nito. Actually, hindi pa nga rin talaga humuhupa tong issue na to hanggang ngayon eh. Hanggang ngayon, marami pa rin nagko-comment, marami pa rin nag-tweet about this one. So, siguro, nag-overboard lang yung nag-interview dun sa Alliance. Yan, sino mo nag-interview? Si Shiver and si Capitalist. So, overboard lang. So, siguro, misunderstanding lang din kasi baka iniisip ni Capitalist, baka okay lang nga. Nasabi mo kanina, baka okay lang itanong. Yung pala, parang sensitive pa yung Alliance about the issue. Yes. That's why. Tingin ko, ayun, at least binigyan na lang din sana nila ng idea itong Alliance, diba, na ayun nga, about doon yung itatanong nila. Kasi, syempre, yung Alliance, if ayaw pa nilang maglabas ng statements, mapo-force silang maglabas sa statement once na binigla mo sila sa interview. And yun siguro yung nag-cause ng kumbaga flame for the side of Alliance. Pero hopefully this issue, maayos nga siya. Siyempre, there are both sides of the story naman. So, ayan. Nalaman naman natin kahit papano. Yun nga lang, tingnan natin kung paano ba sila mag-meet halfway dyan sa may issue nila na yan. And hopefully, ayan, matigil na yung dito sa Alliance dahil hindi pa nga sila nakakapag-reset onto the first one. Meron na naman sila pinoproblema sa ngayon.
Diba? Pero etong alliance, habang etong alliance, problemado sila. Dun sa may next topic naman natin, Casey, si Papi, pa-reality show na lang. Wala eh, sikat na ang kuya mo, Papi eh. Hindi, kung iisipin mo rin talaga kasi, si Papi, isa sa mga sobrang tagal na sa scene, and mm-mm, siguro in terms of credibility, kaya ganyan, siya talaga yung kinukuha every time na may ganyan. Siya yung pinaka... trusted, sabihin na natin. Pinaka may experience, sabihin na natin. So, ano bang meron dyan, ate mo, Dayan? Yes, and eto lang si Poppy ng Team Secret or captain si ng Team yan, Secret. I and the seasoned veteran of the Dota 2 esports scene made a special appearance on the episode 9 of the Asian reality show, The Apprentice 1 Championship Edition. Eto yung guys, TV show ito, guys. Ayan, and ang ginagawa nila dito is nagtatry silang gumawa ng mga, kumbaga, business, di ba, ipapromote, i-advertise yung business. And yun yung ginawa dito, yun yung episode nila dito. Ang ginagawa nila dyan, guys, ay maggagawa sila, kumbaga, ng advertisement about Tumi. And etong si Tumi ay ginagamit daw ni Poppy. That's why si Poppy ay ang nalaman, ay ang in-interview dito ng eto, ng reality show, or ng in-invite ng reality show. Kasi personally, ginagamit niya talaga yung Tumi, which is yung bag niya. Ang sabi dito ni Poppy sa may interview, ayan, lagi niya nga daw dala etong kanyang bag mismo. And ginagamit niya rin talaga dahil nga sturdy naman daw etong bag. And yung exposure dyan ni Poppy, guys, 4 seconds lang. Sobrang saglit lang. Paetok lang dyan etong si Poppy. But, gladly, di ba, nagkaroon ng kahit papano connection yung esports dito sa may ating Asian reality show. Kasi, usually, ang mga reality show, sinong kukunin nila? Kadalasan artista. But the good thing is, ang in-invite nila is a pro player, a captain, di ba, from an esports team. Yeah. Diba? Hindi sila kumuha ng sikat na artista dun sa may kanilang lugar mismo. Hindi sila nag-invite ng kung sino man. Kung hindi, eto. O baga makikita mo na kahit paano yung growth and yung acceptance din naman dito sa may esports scene regarding sa mga ganitong brands, diba? Contents. At least nagre-reach out na sila sa mga ayan, esports player and kumukonek na. Which is very good dahil, ayun nga, nakikita natin na nagkaroon exposure eto si Poppy, which iniisip natin, malabo, imposible. Yeah. Na Poppy, magre-represento ng bag. Actually, interviewin dito sa isang reality show. Di ba? Parang, pag pinag-connecta mo, malabo, malayo. Uh-huh. But, ginawa nila posible, which made me happy. Uh-huh. Pero siguro, si Poppy din dito, kasi even before, nalabas na talaga siya sa mga schools, nagbibigay siya ng motivational speeches. So, kita natin talaga dito si Poppy ever since, kung mapapanood mo yung mga interviews niya, Dayan, sobrang sarap din talagang pakinggan. Mm-hmm. It's like parang pag pinakinggan mo siya, may matututunan ka talaga eh. So, syempre, itong One Championship Edition, mas gusto nila na mas malawak yung, since esports here is in demand na ngayon, lalo na kita ng pandemic, so gusto nila mas malawak. And nakita nila, di ba, ito yung opportunity for them to get Poppy na, o kaya naman, opportunity ni Poppy din. Either way, parang win-win situation lang din naman niya. Eh, nakakatuwa lang kasi na nare-recognize na nga yung e-sport. Parang dati lang, di ba? Pagka nagko-computer ka, pag ganyan, parang galit pa sa'yo lahat ng pwedeng magalit. Pero ngayon, kita mo naman kung gano'n na nare-recognize yung pinaghirapan ng mga, sabihin na natin, ng mga pioneer sa ginagawa natin, di ba? Kaka-computer mo yan eh, no? Pero isa pa guys sa mga pwede niyong magawa rin naman at papagkaabalahan, speaking of kaka-computer, ay itong ating contest ng Valve, which is yung Valve nag-open na nga siya guys ng submission for the Dota 2 Short Film Contest. Feeling ko, Casey, pwede din tayong gumawa ng ganito if ever wala lang pandemic sa ngayon. And, okay, yung mga close contact, think kaya natin gumawa dito niya sa may Lupon at magsubmit. Kasi guys, ang price ang price dito is $40,000. So, pakalaki niya. Pero meron tayo guys, trailer dito na, ayun nga, na mapapanood about Valve releasing this one or sample.
lang talaga siya ang sound ba direct? Bawal ba? Okay. Cute naman ni Pudge. Pudge ko yan. Uy, galing ah. Oh, balong pa ah. Ang cute. Pamosa? Cutie. Ayan, oh. Ayan, nabanggit nga doon mga sir, etong, yung mga creators, ayan, submissions are now open to creators via Steam Workshop and will remain open until July 25. Ayan, so, kayo, kung meron kayong mga talent dyan, guys, tryin nyo na. Diba? And be as creative as you can. Yep. Grab the opportunity, 40. Guys. Libre. Libre lang naman to. $40,000 ang pwede nung nakuha dito. Eh, di lang. Siyempre, yung exposure, yung appreciation ng work mo, for sure, nandyan yan. Yep. Diba? Pwedeng maipakita dito sa may Dota mismo, diba? Or i-post ng kung sino-sino man. At least, ikaw, marerecognize ka. And yan na yung chance mo. Diba? To gain the money, to gain the exposure that you need as a creator, diba? As an editor. So, grab the opportunity na mga sir and good luck. Ayan, may the best creator win. So, okay, direct na wala sa amin dito. Pero, now let's proceed dun sa may fifth and the last segment natin. Tuloy pa naman direct, diba? Oo, sige. Ayan, dun sa may fifth and last segment, fifth and last na topic natin, sorry, dito sa may mainit, which is yung possible outcome dito sa may CDPC. So, madami tayong pwedeng mangyari pa dito for our current, for our current standing. Ano yung nakanopad na to sa akin, yan? Okay, care to share, Casey, yung mga what-ifs natin dito? Ang maglalaban pa, marami pa maglalaban dito. Meron pa tayong 1, 2, 3, 4 series pa tayo eh. Omega Boom, Execration Lilgun, Fnatic DNC, which is matinding laban, OB Neon, and T1. And Omega, ayan, ito yung unang-unang ano, ito yung unang-unang scenario. Pag Omega natalo nila yung, since sabi nga natin Boom Esports na lang yung kalaban ng ano ng tagita. Mamaya ba to? Yes, mamaya. Ah, kayo magka-cast, no? Dahil na rin dan. So, yun nga, since gusto natin makapasok lahat ng Filipino teams natin or mas maraming representative na Pinoy, yan, kailangan makahula yung Omega Esports sa Boom. Para yung Boom Esports dito, bababa ng 3-4. And then Omega naman is as ng 3-4. Pero pareso silang nasa baba pa din, still. Pero ang number 2 natin, Execration Lilgun, kailangan lang matalo ng Execration yung Lilgun. Para yung maging 4-3 din sila. So, dalawa na yung 4-3. Ang mangyayari, 4-3. Oh, tama, di ba? Tama, Boom. Isa pa lang ang 4-3 yan. Kapag tinalo ng Omega Boom. Yeah, Execution 4-3. Alam ko magkakaroon tayo ng 3-way tie din dito. Ang next natin would be Fnatic and TNC. Ang magandang mayayari dito is yung TNC, manalo sila against Fnatic. Kung gusto natin ng mga tiebreakers, ha? Kung gusto natin ng mga tiebreakers, kasi ang mangyayari na, secure na nila yung first place. Diba? Secure na nila yung first place. If manalo pala sila sa Lilgun din ngayon, ha? Hindi pa natin sure kasi ongoing pa. Pero pag natalo sila sa Lilgun, yun, magkakaroon tayo ng another tiebreaker sa yes. sa taas. Kasi ang mangyayari na, magpo-4-2 yung TNC. 4-2 din yung Fnatic. So, pag naglaban sila, kailan ba to? On May 19. On May 19. So, pero sino? Ang hirap din talaga kasi tie sila lahat eh pag nangyari yon. Three-way tie sa taas. Imagine, TNC 4-2, Fnatic 4-2, T1 4-2. Yun yung scenario. So, that manalo yung TNC. Para hindi na sila malason ng Lilgun. Para 5-1 na yung standing ng TNC dyan. So, ang tie na lang would be Fnatic and T1 sa 4-2. Yan. Tapos, ang next na laban natin would be OB Neon and T1. Yan, T1.
ba't TI nakalagay sa akin dito? Obinion and T1. So, ang scenario dito, for Obinion, para makapasok sila, syempre, kailangan nilang manalo din dito. So, ang mangyayari, pag nanalo yung Obinion, magiging 4-3 din sila. So, tie sila sa execration. Yan. And for T1, magiging 4-3 din sila. Diba? So, ang mangyayari nan, ay yung... Tama ako, di ba? Correct me if I'm wrong, Diana. Mm-hmm. Yan. Tayo yung T1, tayo yung execration, tayo yung Obinion. Yun yung best case scenario na mangyari. Kasi yes, ang mangyayari dito, yung ang tie lang sa baba is Omega Esports and Boom. Di ba? Mm-hmm. Maglalaban lang sila para sa may ma-remain dito sa ating upper division. Pero, para makakuha ng isa, yan. Kasi Fnatic and TNC, for sure. Pag nanalo yung TNC, pasok na sila, 'di ba? And Fnatic, ano ba yung ano na makikisali pa yung Fnatic sa tiebreaker. Makikisali pa, oh, makikisali pa yung Fnatic sa tiebreaker kasi 4-3 sila. 4-way tie pala 'to, no? Kung titingnan natin. Mm-hmm. Execration, yes. OB, T1 and tama? OB, Execration, T1 and Fnatic yung 4-way mm-hmm. tie. So, yun yung best case scenario dito sa ating DPC. Worst case scenario, meron pang isang worst case scenario 'to, eh. Pero medyo ano mahaba siyang i-discuss. So, ang pinaka-point ko lang dito is yung best case scenario para sa mga Pilipino teams. Yes. Yun yung mangyari. Ulitin ko, kailangan maka-chamba ng Omega sa Boom. Kailangan manalo yung Execration sa Lilgan. Kailangan manalo yung TNC sa Fnatic. And kailangan yung Obinion manalo sa T1 para magkaroon tayo ng 4-way tie. Mm-mm. And kung sakali mang hindi mananalo dito yung Omega sa Boom, ayun, makikisali pa yung Boom Esports sa may tiebreaker natin. True. Pero kung mananalo yung Omega Esports against Boom Esports, silang dalawa po yung maglalaban for tiebreaker sa kung sino po yung malalaglag. Mm-hmm. Sa may lower division na po natin, but next season pa. So, stay tuned lang rin kayo dyan, guys. Etong laban naman na po ito na Boom Esports versus Omega Esports, mamaya na rin natin yan malalaman. So, titignan natin ngayong araw din if magkakaroon ba tayo ng kaguluhan pa dito sa may ating standings currently or talagang makakapag-proceed na yung tatlong may Pinoy na teams dito sa may ating second major. But hopefully, tatlong may Pinoy na teams talaga ang makakapag-proceed dito. And, ang maganda dito naman sa may ngayon ay dikit-dikit naman din tayo eh, 'di ba? Dikit-dikit yung mga teams dito. So, lahat must watch and kita niyo naman. TNC na bulag pa ng Lilgan even though yung Lilgan laglag na mga sir. So, must watch talaga yung mga teams dito. We may never know what will happen until makita na nga natin mismo ng naked eye natin. So, please do support yung coverage natin dito, official coverage. Tayo or broadcaster tayo guys ng C or ng DPC 2021 Season 2 C region. So, hopefully, masuportahan nyo yan sa Kuya Nick's page. Meron din po tayo sa my YouTube channel. Search lang po Kuya Nick's page. Live the live tayo dyan. Meron tayong delay, but yung delay natin is same dun sa may mga nasa Twitch. Ayan. So, ano lang tayo guys. Mga Tagalog casting lang din. So, please do support local and, ayan, maraming salamat. Hello guys! Nag-enjoy ba kayo sa segment na to? Kung nag-enjoy kayo sa segment na to, don't forget to follow us on Kumu at LuponWXC para hindi nyo ma-miss ang mga live episodes namin everyday 4 PM guys, except Mondays and Tuesdays. So ano pang iniintay nyo? Guys, kita-kits!